So mga kababayan, mainit ngayon yung usap-usapan sa Europe at sa Amerika na posibleng pumutok ang ikatlong digmaang pandaigdig o World War III once na manalo sa pwesto si Donald Trump sa susunod na halalan this coming November 2024, if I'm not mistaken. Alam nyo kasi, nagimbal ang buong NATO or North American or North Atlantic Treaty Organization sa naging pahayag ni Donald Trump na kapag nanalo siya sa halalan, hindi niya daw tutulungan ang NATO sa planong pagsalakay ng Russia sa Europe once na matapos ang digmaan sa Ukraine. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay? You're delinquent?" He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills." So, ano ibig sabihin nito kung hindi sumaklolo ang US sa NATO? Gera yon, mga kababayan. Alam nyo kasi, mga kababayan, nakakuha ng intelligence report si President Joe Biden na nagpaplano ang Russia ng pagsalakay once na matapos na nila yung gera sa Ukraine. Sasalakay sila sa ilang part ng Europe. Isipin nyo to, mga kababayan. Tutol si Donald Trump sa ginagawang pagtulong ng US ngayon sa Ukraine. Hindi siya pabor. It's over $111 billion na ang naitutulong ng Amerika sa Ukraine for the span of 22 months sa gerang ito. So sabi ni Trump, kapag nanalo siya sa halalan this coming November 2024, tigil na ang suporta ng US sa Ukraine. Ano mangyayari sa Ukraine pag nangyari yon? Eh syempre, babagsak ito sa kamay ng mga Ruso at matutuloy yung planong pagsalakay sa Europe ayon dun sa intelligence report na nareceive nila. Hindi ko po sinasabing sa akin galing ito, mga kababayan. Ano? Ito'y intelligence report na natanggap ng US. So, lalo pa ngayon, nagbibigay ng pahayag yung leading candidate na si Donald Trump na hindi sila makikialam. Parang sinasabi sa mga Ruso kay Vladimir Putin, "O sige, bahala ka kung anong gusto mong gawin, hindi kami makikialam." Parang yun ang tunog kay Putin eh. Ganyan-ganyan po yung nangyari nung sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil nanahimik ang Britanya, sabi nila hindi daw sila tutulong sa Poland kapag sumalakay si Hitler. Kasi sabi ni Hitler noon, nung time na yon, once na makuha o masakop niya daw ang Poland, mananahimik na siya, hindi na siya manggugulo. So pumayag yung Prime Minister ng Britanya noon na si Neville Chamberlain na, "O sige, you can take Poland, pero hanggang doon na lang yon." So kaya yung bansang Britanya, pinabayaan nila yung Poland, hindi sila tumulong, hindi na sila nakialam. Pero si Hitler, after niyang makuha yung Poland, aba, tumuloy, namihasa. Ha? Tinuloy pa rin niya yung kanyang pagsalakay sa iba pang mga parte ng Europe, sa Czechoslovakia, sa Netherlands, hanggang sa masira yung balance of power sa Europe. So doon pumutok yung Second World War. At ngayon, mga kababayan, nauulit na naman yun. Nagbabanta si Donald Trump na hindi siya makikialam once na matapos ang gera sa Ukraine at matuloy ang plano ng Russia na sumalakay sa Europa. At ang isa sa apat na mga bansa sa Europe na pwedeng mauna sa annexation ng Russia, either ang Poland, ang Estonia, ang Romania, o ang Lithuania. Kung matatandaan ninyo sa ating naging pag-aaral sa episode 17, kung babalikan ninyo yung episode 17, binabanggit natin doon yung plano na isailalim ang US sa diktadura o sa dictatorship doon sa pamamagitan ng Project 2025. Once na manalo yung pangkat ni Donald Trump sa susunod na eleksyon, ipapatupad yung Project 2025 na maglalagay sa Amerika sa kapangyarihang diktadura ng presidente. "You know, watching your stuff here on the Project 2025, it's pretty scary." "Absolutely. America,
finally has its own Mein Kampf, and it's called the 2025 Project. We begin tonight with a terrifying concept. A frightening article. They're calling it Project 2025. 2025 Project. Alam nyo, napakalaki ng possibility mangyari ito. Bakit? Kasi dalawa sa mga kandidato ng presidential candidate nag-back out na para bigyang daan si Donald Trump na makabalik sa pwesto. Nandyan si Ron DeSantis at si Vivek Ramaswamy na isang businessman. Itong dalawang taong ito, nag-back out na sila sa kanilang presidential bid. At ang nakakapagtaka, itong dalawang ito is galit kay Donald Trump noon, pero when they withdrew their candidacy, aba, ini-endorso na nila ngayon si Trump. At may balibalita na mahina ang impluensya ni Joe Biden sa susunod na eleksyon. Kaya malaki, napakalaki ng chance na umupo si Trump sa pwesto. At yan ang kinakatakot ng ilang mga grupo at ng media. Dahil once na umupo si Trump sa pwesto, napakalaking pagbabago ang magaganap sa gobyerno ng Amerika na posibleng makaapekto sa maraming bansa sa mundo. But we begin tonight with the utterly dangerous words of an old man that could trigger World War III. At dahil dito, kaya naghahanda na ngayon ang NATO sa pagsiklab ng isang malaking digmaan na posibleng pumutok by year 2025. Ito, pakinggan ninyo, sa isang pahayagan, sabi dito, ito January lang ito eh. Inilimbag tong article na ito. Leaked German military docs warn of World War III with Russia by 2025. Hundreds of thousands of troops deployed in Europe. Nakita nyo? At ang sabi pa ng Defense Minister ng Germany, araw-araw daw silang nakakarinig ng mga banta galing sa mga Ruso na aatakihin ni Vladimir Putin ang Europe once na matapos ang gera sa Ukraine. Pag umupo si Donald Trump, bibitawan niya ang Ukraine. Ano mangyayari? Matatapos talaga. Kaya ang ginagawa ng Germany, pinapalakas nila yung kanilang puwersa sa Eastern Front para sa posibleng pag-atake. And for the first time, alam nyo ba mga kababayan, for the first time sa kasaysayan ng bansang Germany since 2011, ngayon lang ulit in-update ng German government yung kanilang defense doctrine. At ang sabi doon sa kanilang defense doctrine na bago, sabi dito, war has returned to Europe. Germany and its allies once again have to deal with a military threat. The international order is under attack in Europe and around the globe. We are living in a turning point. Yan ang sabi doon sa kanilang bagong defense doctrine eh. So natutupad ba yung sinasabi ng Panginoong Jesus na talagang magkakaroon ng mga rumors of war bago yung kanyang pagbabalik? Sabi ng Panginoon, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Rumors of war, bulong-bulungan tungkol sa digmaan. So ito na yun. Nangyayari na to, itong mga binabasa natin, these are rumors of war. At alam natin kung gaano kadelikado kung matuloy man itong digmaang pandaigdig na ito, wag naman sana, no? Hindi ito katulad kasi ng World War I at World War II. Dahil ngayon, pipindutin mo na lang ang buton, kaya na nilang pasabugin ang isang buong city. At kung hindi man mapasabog ang isang buong city, meron silang tinatawag na gamma missile. Sasabog yon sa ere, sa kalawakan. Wala kang maririnig na pagsabog, wala kang makikitang taong namatay, pero it can deactivate all the power grid sa buong mundo. At kapag na-deactivate ang lahat ng power grid sa buong mundo, let's say for example sa US, pwede itong mag-cause ng isang taong power outage. So, kamusta? Anong mangyayari sa mga tao pag isang taong may power outage? That's very catastrophic, mga kababayan. Hindi ko sinasabi na yun yung mangyayari by kung matuloy man yung World War III, pero nandyan yan eh. Meron talagang ganyang klase ng armas. At hindi natin maiiwasan na magamit yan, or hindi natin masasabi na hindi magagamit yan pag nagkaroon ng malaking digmaan, di ba?
And, you know, Joe, this won't be a regular war. This is not going to be, as I say, army tanks running back and forth, shooting each other. These are weapons of mass destruction, the likes of which nobody's ever seen. I've seen them. And this is obliteration. This is not a world war like we are used to. World War One, World War Two were terrible, horrible. This is so much bigger than that. This is, you know, like annihilation. That's what a nuclear war can do, mga kababayan. So, ang bansang Sweden, alam nyo ba, nagbabala na rin ang bansang Sweden sa mga mamamayan nila na maghanda na sa pagsiklab ng gera. Kaya alam nyo, aligaga ngayon ang mga ang napakaraming mga citizens sa bansang Sweden, mapabata, mapamatanda. At alam nyo ba, ang Poland, ang bansang Poland, nag-increase ng kanilang budget by 2% ng kanilang GDP, idinagdag nila sa defense budget ngayong taong ito. Dahil nakakaramdam sila na puputok talaga ang digmaan this coming years. Ano? Ang foreign ministry ng Lithuania, nanawagan na rin sa mga bansa sa Europe na madaliin na yung paghahanda. Dahil once na bumagsak ang Ukraine sa kamay ng mga Ruso, umpisa na yan ang impyerno sa Europe. Ito, pakinggan ninyo. Sa isang balita, Lithuania's foreign minister Gabrielius Landsbergis, an outspoken Putin critic who has been one of the loudest voices in support of Ukraine in the European Union, on Thursday called on Europe to speed up preparation for more Russian aggression. There's a chance that Russia might not be contained in Ukraine, Landsbergis told French newswire AFP at the World Economic Forum in Davos. There's no scenario in this that if Ukraine doesn't win, that could end well for Europe, he warned. So in case na sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig at nalagay sa sitwasyon na ang US ay kailangan na talagang makialam, kasi sabi ni Trump is hindi daw makikialam, pero I think pasakali lang yun eh. Kasi ang Britanya dati, nung sinabi nila sa Germany na sige, salakayin mo ang Poland, hindi kami makikialam. Eh nung naganap na yung World War III, nakialam na rin ang Britanya eh, di ba? So, kapag nalagay sa sitwasyon na ang US ay kailangan ng manghimasok, syempre, hindi naman din pababayaan ng North Korea at China ang Russia, tama? Nandyan din ang Hamas at ang Iran para sumaklolo. Kasi kampi rin sila sa Russia. Lalo na ngayon na ang North Korea at Russia kamakailan lang is nanumpa na magtutulungan sila in case na magkagera. Pakinggan ninyo dito sa isang balita. Kim Jong-un and Vladimir Putin have sent a chilling warning to the West as they vowed to form a new world order. North Korea said it has agreed to further strategic and tactical cooperation with Russia as both countries ramp up a united front against the United States. Admiral Rob Bauer, chief of NATO's military committee, has called on to the West to prepare for an era of war, adding that the alliance needs a war-fighting transformation. Nakita nyo, mga kababayan? Alam nyo ba na for decades, sa loob ng mahabang dekada, laging nakasuporta ang North Korea sa Hamas? Wala lang tayong naririnig masyado sa North Korea, pero alam nyo, nakasuporta sila sa Hamas. Hindi lang sa Hamas, kundi sa China. Nakasuporta din sila sa Cuba. So malaking factor din talaga ang nagaganap na gera sa Israel para pagmula ng digmaang pandaigdig. So parang nung nangyari ng World War II, no, bawat bansa pipili ka kung saan ka papanig. Remember, during that time, meron tinatawag na Allied Power and Axis Power. So ngayon naman, sabi dun sa balitang binasa natin, gumagawa ng Axis of Evil ang Russia at ang North Korea. Nakita nyo? So, nauulit lang eh. Parang nauulit lang talaga. Sabi nga sa Biblia, wala nang bagay na bago. Nauulit kung ano yung dati. So, ang bansang Britanya, nanawagan na rin sa mga citizens nila na maghanda na rin sa gera. Nanawagan na sila sa mga Briton na maghanda na sa gera. So, tatlong paraan lang para maiwasan ang gerang pandaigdig, mga kababayan. There's three option para hindi pumutok ang World War III. Una,
kung titigil ang Russia sa pananakop once na bumagsak sa kamay nila ang Ukraine, hindi matutuloy ang gera. Kung ang Russia makukontento na nasakop niya ang Ukraine, okay na yon, walang gerang magaganap. Pangalawa, kung titigil ang Iran sa pakikialam sa gera sa Israel, dahil may balibalita na ang Iran nakikialam na, nakikialam na sila dun sa Israeli-Hamas war sa pamamagitan ng kanyang mga proxy state. Pag sinabing proxy state, hindi siya yung direktang lumalaban, pero yung kanyang mga galamay, yun ang proxy state. Ang proxy state ng Iran is yung Lebanon at yung Yemen. Ito, pakinggan ninyo sa isang balita, ano? In the 100 odd days since Hamas attacked Israel on October 7, President Joe Biden has sought to help Israel win its war in Gaza and prevent the conflict from turning into a regional war with Iran and its proxies. Nakita nyo? So pangatlo, hindi matutuloy ang gera o ang World War III kung hindi ipagpapatuloy ng China ang pag-aangkin nito sa Taiwan. Inaangkin na naman kasi ng China ang Taiwan. Dahil bali-balita na i-absorb ulit ng China ang Taiwan bilang probinsya ayon sa One China Policy nito. Kung matatandaan ninyo, nabanggit ang One China Policy nung binati ni President Ferdinand Marcos ang bagong halal na presidente ng Taiwan. Umalma ang China. Ang sabi, bakit mo binabati ang presidente ng Taiwan? Ang Taiwan ay bahagi ng China according dun sa One China Policy. So, inaangkin na naman, gusto na namang i-absorb ng China ang Taiwan. So, isa man sa tatlong yan ang mangyari, mga kababayan, tandaan nyo itong sasabihin ko, babagsak ang mundo sa isang digmaang pandaigdig. Yung issue sa South China Sea, akala natin is dun mag-uumpisa. I think hindi na yun ang magiging factor ng gera. Sa palagay ko, magiging issue lang ang South China Sea kapag nag-umpisa na yung World War III. Hindi siya talaga yung magiging issue. Pero once na mag-umpisa ang World War III, mai-include siya o masasama siya sa isyong pinag-aawayan. Bakit? Kasi kung magiging dahilan ng World War ang South China Sea, dapat hindi na nagtayo ng mga military base ang China doon, di ba? O yung nakapagtayo sila, nagtayo ng mga artificial island ang mga Chinese sa South China Sea. Ang tanong, nagkagera ba? Hindi. So meaning, hindi issue ang South China Sea or hindi ito trigger, hindi ito gatilyo para pumutok ang ikatlong digmaang pandaigdig. Nakuha nyo, mga kababayan? So ito po yung nakikita ng mga mayayaman tao sa mundo. Kaya alam nyo, yung mga mayayaman tao sa mundo, balibalita nagpapatayo na sila ng mga bunkers sa iba't ibang lugar. Gaya ni Mark Zuckerberg na founder ng Facebook, di ba? Nagpagawa siya ng bunker na may sukat na 1,400 square meter sa isla ng Kauai sa Hawaii. At nagkakahalaga ito ng $270 million. Nandyan din yung iba pang mga bilyonaryo tulad ni na Frank van der Sloot, ni Sam Altman, ni Peter Thiel na founder ng PayPal. Itong mga mayamang ito is bumili sila ng mga lupa at ng mga private island para pagtayuan ng mga bunker in case na pumutok ang gera. Yung ibang mga mayaman, bumibili sila ng mga golden visa sa mga bansa na alam nilang safe tirahan kapag nagkagera. So, anong nakikita ng mga mayamang taong ito na hindi natin nakikita ng mga karaniwang tao? Diba? Pero ang tanong, safe ba sila dun sa mga isla na binili nila para pagtaguan? Hindi nila alam na hindi rin naman sila makakaligtas doon sa mga isla na yon sa galit ng Diyos. Sabi sa Apokalipsis 16:20, at tumakas ang bawat pulo. Nawala ang mga pulo at ang mga bundok ay hindi na nga sumpungan. So hindi rin sila makakaligtas dun sa mga isla na pinagbibili nila, di ba? So ngayon, mga kababayan, gusto kong i-share sa inyo itong isang website na medyo controversial ang content. Itong Deagle.com, siguro bago sa pandinig ninyo itong Deagle.com, pero itong Deagle.com, actually ang founder ng website na ito ay si Dr. Edwin Deagle Jr. Si Dr. Edwin Deagle Jr. is patay na, actually sumakabilang buhay na siya last February 16, 2021. So bago nating pag-usapan kung ano yung natuklasan namin sa website ni Dr. Deagle, alamin muna natin sino ba itong si Dr. Deagle para malaman natin yung reliability ng impormasyon na ibinibigay niya dito sa Deagle.com. Well, ayon sa aklat na isinulat ni Dr. Deagle, The Future of the International Oil Market,
Dr. Edwin A. Deagle Jr. is Director of International Relations, the Rockefeller Foundation, New York, and is responsible for program development in world energy, international economic affairs, regional conflicts, and international security, a graduate of the U.S. Military Academy and the John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Dr. Deagle has held a variety of program planning and budgeting positions in the United States government. So, ibig sabihin, may sinabi itong si Dr. Deagle, ito'y isang reliable source. So, ano bang laman nitong website na binuo ni Dr. Deagle? Nakalagay dito yung forecast ng population ng mundo by 2025. Nabasa natin kanina na merong nag-leak na dokumento from Germany na magkakaroon ng gera this coming 2025. Actually, 2017 pa itong impormasyon na pinublish ni Dr. Deagle, pero ang forecast niya is by 2025. At ang nakakagimbal dito, mga kababayan, is meron silang forecast ng malaking depopulation o pagkabawas ng populasyon ng mundo na magaganap by year 2025. So dito sa forecast niya, unahin natin yung United States of America, no? Sabi dito sa United States of America, ayan, by 2017, ang populasyon ng Amerika ay 327 million. Tama naman yan, by 2017 yan. Ngayon kasi, nasa 340 million na ang populasyon ng Amerika, no? Pero, kung titignan ninyo dito, mga kababayan, ano, ang forecast niya by 2025 is 100 million. So, saan napunta yung more than 200 million ng mga katao? Nakita nyo, mga kababayan? That's 77% decline ng kanilang populasyon. Isunod natin yung bansang Japan, ano? Dito sa Japan, ang forecast nila, by 2017, ang populasyon ng Japan ay 126 million. Ang forecast nila, by 2025, magkakaroon ng decline na 103 million. Nakita nyo, mga kababayan? Ako nung napansin ko to, nagimbal ako eh. Sabi ko, saan mapupunta yung ano? Ano yung magmamigrate sila? Ha? Magkakaroon ba ng pandemya, ng isang malawakang pandemya ba? Saan napunta yung ano? 126 or 124 million na populasyon ng Japan. Nakita nyo, mga kababayan? Sunod naman natin itong China. Ang China, ang kanilang populasyon by 2017 ay 1.4 billion. So, by 2025, ayun, meron pagbawas sa populasyon ng China pero hindi ganun kalaki. Nakita nyo, mga kababayan, mga tagapakinig? So, ang bawas sa populasyon ng China from 1 billion 380 million magiging 1 billion 358 million na lang. So, nabawasan din pero konti lang. Susunod ang Russia, no? Ang Russia, kung titignan natin dun sa kanilang populasyon noong 2017, they have 142 million katao sa Russia. 142 million. Parang China rin. Mame-maintain yung 142 million na populasyon pero mababawasan konti. Nakita nyo, ang India. Sunod natin ang India. Ang India ay may populasyon na 1 billion o 1.3 billion by 2017. So, by 2025, wala namang pagbawas doon sa kanilang populasyon. So, ano ibig sabihin nito? Hindi masyadong maaapektuhan ng kung anumang catastrophe ang India by 2025? Yung ba ibig sabihin nun? Doon tayo sa Pilipinas, sa Philippines. Anong forecast nila sa Philippines? Dito sa kanilang forecast sa Philippines is nakalagay by 2017 ang populasyon ng Pilipinas is 104 million. So by 2025, ang sabi dito, madadagdagan ang populasyon ng Pilipinas ng 17 million. So hindi magkakaroon ng depopulation ng Pilipinas by 2025. In fact, madadagdagan ito from 104 million up to 117 million, mga kababayan. So,
So ang tanong natin ganito, saan ito kinuha ni Deagle at nung kanyang mga staff? Kasi hindi ka naman mag-forecast ng ganito kung wala kang matibay na basihan eh. Ibig sabihin, meron siyang nakikita, meron siyang mga source na pinagkukunan ng kung bakit niya nasasabi yung ganitong mga forecast. Tama, mga kababayan? Well, tignan na lang natin, ano? Hindi ko sinasabi na sigurado ako na magkakaroon ng World War III by 2025, pero dito sa mga binabasa kang nating mga dokumento, sa mga newspapers, sa mga forecast na ginagawa ng hindi rin naman mga birong mga tao, eh mukhang meron talagang mangyayari sa darating na taon eh, na hindi natin inaasahan. At sana huwag tayong pabayaan ng Panginoon ano't anuman ang mangyari. Ano? At alam nyo ba mga kababayan na in-update na rin ng mga scientists yung tinatawag nilang doomsday clock. Ano po itong doomsday clock? Ito pong doomsday clock ay isang imaginary clock na pinagbabasihan ng mga scientists tungkol sa mga nagaganap na catastrophe sa mundo. So mga scientists ang gumagamit nitong doomsday clock. Ito, pakinggan ninyo, sa isang artikulo sa Wikipedia, the doomsday clock is a symbol that represents the likelihood of a human-made global catastrophe. In the opinion of the members of the Bulletin of the Atomic Scientists, so mga scientists, maintained since 1947, the clock is a metaphor, not a prediction, for threats to humanity from unchecked scientific and technological advances. So, itong doomsday clock ay ginagamit ng mga scientists para i-identify yung pagdating ng mga catastrophe sa mundo, either scientific or by nature or technological advances. At alam ninyo mga kababayan, itong doomsday clock ng mga scientists, in-update ito ng mga scientists, alam nyo kung kailan? Pakinggan ninyo. The doomsday clock is about to be set for 2024. While it currently stands at the closest to midnight it's ever been. For those who aren't familiar with it, the doomsday clock is designed to show just how close humanity is to global catastrophe caused by man-made technologies, and this year it's set to be updated on January 23. Ano sabi mga kababayan? In-update ng mga scientists yung kanilang doomsday clock ng petsang January 23, 2024. 90 seconds to midnight. Ibig sabihin, malapit na tayo dun sa midnight. 90 seconds na lang, midnight na sa doomsday clock ng mga scientists. Eh sa Biblia, alam nyo ba ibig sabihin ng midnight? Pakinggan ninyo sa Juan 9:4. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Ano ibig sabihin ng Panginoong Jesus dito sa gabi? Yan po ay simbolo ng katapusan ng gawain ni Kristo. Sabi niya, samantalang umaga, gawin natin yung ipinapagawa ng nagsugo sa akin. Dahil darating ang gabi, wala nang taong gagawa. So ibig sabihin, malapit nang matapos ang gawain ni Kristo para sa kaligtasan natin. May ginagawa kasi ngayon si Kristo dun sa langit eh. Kung napanood ninyo yung ating nakarang episode na merong ginagawa si Kristo doon sa langit, malalaman ninyo kung ano yung ginagawa niya. So pag natapos yun, babalik na siya para kunin na yung mga ligtas. So meaning the year January 23, 2024 ayon sa mga scientists ay umpisa ng 90 seconds para ng hating gabi dun sa doomsday clock. Hindi kataka-taka kung bakit ang paniniwala ng mga scientifico, the year 2024, yan ang year of the black swan. Well, mine's a little dark. I just feel a lot of concern that 2024 may be the year of a black swan event. This is a national security event with high impact that's very hard to predict. Pag sinabing year of the black swan, yan po ay isang teorya na kung saan maraming mga nakakagulat at mga hindi inaasahang pangyayari sa taong yan. So if year 2024 is the year of the black swan, ibig sabihin maraming hindi inaasahang pangyayari ang magaganap by year 2024. So ano ibig sabihin nito mga kababayan? Itong mga scientists, itong mga politicians, itong mga mayaman, meron silang nakikita sa future na hindi natin nakikita. Ano bang meron? Paano silang nakabuo ng ganitong mga prediksyon? Paano silang nag-arrive sa punto na kailangan nilang magpatayo ng bunker? May source ito mga kababayan, hindi pwedeng walang pinaghuhugutan ito, tama?
Kaya, alam nyo, mag-antabay tayo sa mga darating na panahon. Sabi nga sa Biblia, sa Aklat ni Santiago, chapter 4, verse 14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Ang tanong, kailangan ba nating magpanik? Hindi po, mga kababayan. Well, kung wala ka kay Kristo, there's a big possibility na magpanik ka talaga. Bakit? Kasi yung mga mayayaman, they can take care of themselves. They have means para makapagtago sa kung saan nila gusto. Pwede silang gumawa ng bahay sa ilalim ng lupa. May pera sila para magpatayo ng mga banker. Pero yung mga mahihirap, yung mga walang kakayahan, they will panic. At doon mag-uumpisa yung civil war sa isang bansa. Magwawala ang mga tao, aawayin nila ang gobyerno dahil they have to be taken care of, right? Pero tayong mga sumasampalataya, dapat ba tayo magpanic? Dapat nating tandaan na ang digmaan ay isa sa apat na hangin na pinipigilan ng apat na anghel. Di ba mayroon four winds? At pinipigilan niya ng apat na anghel na isinugo ng Diyos. Meaning, kontrolado ng Diyos ang mga trahedyang ito. So wala tayong dapat ipag-alala kundi yung katayuan natin sa harap ng Diyos. Huwag tayong mag-alala na may darating na digmaan, na may darating na sakuna. Alam niyo, mas dapat nating alalahanin yung katayuan natin, yung katayuan ng ating relasyon sa Diyos. As long na alam nating nasa Diyos tayo, ginaganap natin yung kanyang kalooban at buo yung pagtitiwala natin sa kanyang anak na nagbigay ng kanyang buhay dahil sa atin, hindi tayo pababayaan sa panahon ng sakuna. Ang sabi ng Diyos ganito sa Aklat ng Kawikaan, 1:24, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya, tutuyain ko kayo pagka ang inyong takot ay dumarating na. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo pag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Sinasabi niya ito sa mga taong tumanggi sa kanyang mga salita. Tutuyain ko kayo, pagtatawanan ko kayo kapag dumating yung takot sa inyo. Dahil ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Pero kung alam mo naman na sinunod mo siya, hindi mo pinabayaan yung kanyang mga salita, ikabaligtaran nito yung mangyayari sa iyo. Tatawag ka sa kanya, sasagot siya. Pagka ang takot mo ay dumarating na parang bagyo, aalalayan kanya, hindi kanya pababayaan.